Welcome back again sa akin channel. For today's video, meron lang ako sa inyo isi-share. In-order ko sa Lazada. Ewan ko makagamit niyo to, pero para sa akin, malang tulong to. Kasi lalo sa mga nasisira namin, lagi may mga napuputol namin itong ninyo. So ito siya guys, ito yung ating in-order sa Lazada. Ito yung Harden Coarse Thread Screw Extractor Set. Ito siya. Ayan, buksan natin muna ang ating laman. Okay, tingnan natin yun. So, okay. Hindi, nakababoy sa yun. Tingnan natin siya. So, ito na siya guys. So, ito yung in-order natin sa Lazada. So, ito yung Harden Coarse Extractor Set. So, makikita nyo, iba-iba yung size nyan. Depende kasi yun sa kung anong tornillo yung tatanggalin. Kung malaki, yung malaki, maliit, yung pinakamaliit. So, nabili ko lang siya ng ano, mura lang, nabili ko lang siya ng, di ba lang, pinaka value niya is 115 pesos. So, kasama yung delivery charge, so, pumatatak na 156. Yan. Ito, yung binalagayan niya. So, buksan muna natin, tapos tignan natin kung ano yung, naman. Buksan muna natin siya. Yun, ha? Seal talaga siya. So, hindi natin siya mabuksan. So, kailangan ko na siguro gumamit ng dito. Gunting. Okay, no na. Wala ko ng gunting. So, yan. Pagtaya guys. Dahil hindi rin siya mabuksan is gagamit na siya tayo ng gunting. So, yun. Medyo ano yung lagayan. Parang na-choose na tayo sisirahin natin talaga siya. Gusto ko sana ni buo pa na sana yung nagaya kaso wala akong kilasira eh. So, okay. So, buksan na natin siya at yung laman. So guys, ito na siya na ating screw extractor. Subukan natin. So nakikita nyo, di ba ito yung size. Ito, kunwari, ano yung kasi nito, ang paggamit nito. So ito, ang paggamit kasi nito, kunwari may naputol na tornilyo o nawala na yung ulo ng tornilyo nyo. So, hindi nyo na makuha ngayon yung kaputol yung nasa loob ng ano, ng pinagtutunilyohan. Eh, yun ang gamit na ito. Ang gagawin nyo dapat nun is yung pinakanaputol, binagputulan na. Ang gagawin nyo dun is, gagamit muna kayo ng drill bit. So, mayayari, bubutasan nyo muna yun. Dapat kumuha kayo ng ano, bare ng bare na, yung mas maliit pa doon sa tunilyo. So, bubutasan nyo muna yung gitna nun. Butasan nyo. Okay? Pagbutas nyo yung gitna nun, pagbutas na, tsaka nyo ito ilalagay. So, iba kasi nagkakamali dito. Ang ginagawa, pagkaputol, ito agad ang ginagamit. Ito agad nilalagay nila. Which is mali. Ang mayayari kasi, nasisira ito. Napipersa ng ano, ng pagbutas. Eh, wala naman siya kasi yung totally pambutas. Ang gamit lang nito is gumagawa siya ng thread. Para mahila mo yung kaputol na tornilyo. Hilahin niya yung palabas. Kaya dapat ang paggamit mo nun is kailangan butasan niyo muna yung tornilyo na naputol. Butasan niyo yun. Tsaka niyo ito ilalagay. So, dun nyo yung gagamitin lang to. Nangyayari kasi yung iba nagre-reklamo kung bakit daw napuputol agad yung ganito nila. Dahil ang ginagamit agad nila is ito. Nalarekta nila dun sa tornilyo. Nahihilain. Mali, dapat lagyan nyo muna siya ng ano, ng butas. Bago nyo siya ilagay. Para mahila niya ng maayos yung ano, yung tornilyo palabas. Okay. So, yan. Kita nyo, may iba't iba siyang size. Ito yung pinakamaliit. Yan, ito yung pinakamaliit. Iyan nyo lang. Basta kailangan yung tornilyo. Mas malaki dito. Kasi ang mangyayari, ito yung pinakagitna. So, papasok to sa pinakagitna.
sa loob. So ito, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 set, 5 pirasong 100 bit, depende rin sa size na gagamitin nyo. Ito yung pinakamalaki. Siguro ito mga ano, ang size na kayang mga neto is mga 30 siguro at 32. Kasi malaki na ito masyado eh. Ito naman yung pinakamaliit. Pinakamaliit niya ang kaya na ito hanggang 10. 10 or 12. Ayan. Kaya na itong gamitin. Basta sa paggamit na ito, sa paggamit na ito dapat, gagamit ka muna ng drill bit. Bago mo siya gamitin. Unahin mo muna butasin yung tornilyo. So nakalagay naman sa ano yung nagtutusin. Nakalagay naman sa instructor dito sa likod. So may kita nyo, ayan o, nakalagay dyan o. So nakalagay dyan, yan o. Sabi rito, drill the screw with the drill bit. So yun, unahin nyo muna gamitan ng barena. So pagka nabutas nyo na, magkaroon na siya na ano ng gitna, tsaka nyo ngayon ilalagay yung extractor. So yan, nakita nyo. Tsaka nyo ilalagay yung extractor, tsaka lang siya ilabalabas. Okay, kasi iba nagkakamali. Ginagawa ito, agad ang ginagamit. Ito agad ang ginagamit. Rekta. Yung sa tornilyo. Nangyayari, napipersa masyado ito. Yung dulo. Kaya napuputol. Which is mali yun. So dapat ang gawin nyo, unahin nyo muna ang gumamit ng barena. Bale ng barena bago yung extractor. So yun. Ito, ano to, importante to kasi madalas meron ko yung mga gawa na ano, napuputulan ng tornilyo. So wala yung pakinabang to, and pag ano, susunod na mga videos is papakita ko sa inyo kasi meron akong project dito na gagawin. May ayusin ako ng isang gamit namin na ano, yung compressor. Ito, gagamitin natin to para doon. Kulang pa kasi yun ako eh, yung materials na kailangan ko kasi para may pagka tinanggal ko kasi yung tunnel doon, kailangan palitan ko agad siya na ano, ng pipe. Pinapalitan lang ng pipe. So hindi pa dumarating yung pipe na una to. So yun, sunod natin yung video, papakita ko sa inyo yung paggamit nito. So yun lang muna guys. Gusto ko na share sa inyo itong ating inoldo sa Lazada. Yan ang ating coarse hardened extractor. Yan, okay. Ano diba? Yan. So yan. Don't forget to like and subscribe sa aking channel. And click the notification bell. And just comment below kung meron pa kayong mga gustong malaman at reviews natin. Comment yan sa baba. Notify nyo lang ako. Yan lang. So muna guys. Paalam.